Sa paglipas nga po ng panahon, ay tila naubos at halos wala nang mapisil sa mga susunod sa yapak ng mga makasaysayang magigiting nating mandirigma. Sa panahon natin ngayon, ay tila napaglipasan na ang mga magigiting nating mandirigma pagdating sa mundo ng boxing sa Pilipinas. Mga nagbigay karangalan sa bansang Pilipinas na hinding-hindi malilimutan ng kahit na sino man. Kasabay ng kanilang paglipas ay may mga bagong usbong na mga Pilipinong mandirigma na bagong magbibigay karangalan at bagong boksingerong makikilala na nagmula sa bansang Pilipinas. Isa na nga po dito mga idol ang usap-usapan ngayon sa mundo ng boxing sa Pilipinas dahil sa kakaibang estilo nito sa pakikipagbasagan ng mukha sa ibabaw ng lona. Bagong prospect na mas maangas pa sa angas ng Pinas na si Janriel Casimero. Baguhan pa lang sa boxing mga idol, pero dahil sa lakas at kakaibang estilo nito, ay napag-uusapan na nga ang bagitong batang ito. Ito'y walang iba, kundi si Michael Adolfo, na may kartadang 4 na panalo, 2 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, at may 2 talo. At nito lamang December 29, 2023, ang naging huling laban nito sa ibabaw ng lona, kung saan ay nakasagupa nito ang kapwa Pinoy na boksingero na si Albert Parilla, na may kartada namang 4 na panalo at lahat ng 4 na ito ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at may isang talo lamang. Sa laban nga na ito mga idol, ay mas lalong napansin at nakita ang kakaibang lakas at estilo ni Adolfo sa pakikipaglaban sa ibabaw ng lona. Kaya naman marami ang nagsasabi na maganda at malayo ang mararating ng batang ito. Ating silipin mga idol ang naging huling laban nito at kung saan maraming nagulat sa lakas at kakaibang estilo ng bagitong boksingerong ito na si Michael Adolfo. Pero grabe ni si Kono, si Albert Parilla og record. Guwapo sir. With four ways. Guwapo kayo. Usare bindi. Oo. Ang upat kadaog niya, pinaagi sa knockout. Wow. Oh. Lisod, ha? Again, Michael Adolfo. Congratulations! Kumiti mo sa lisod, ha? Ipakita ang kumiti. Ay kumpiyansa ng kumiti ngayon, ha? Sitanggan ngayon. Left hook, yes. Wow! May kumpiyansa, ha? Kay Mike. I don't know. Congratulations, wow! Left hook. Sorry, ito doon ang ating lukan, ha? Lagi? Papuhag combination ni Mike and Adolfo. Gusto na magtuloy yung anak? Amo! Delikado, mahingo na tag. I brought my biscuit. Albert Parilla. That was a solid hit, no? By Albert. Lupawin si Parilla, no? Sa second round. Eh, grabe ang pagkakal ni Albert Parilla. Nalingawot na si Paul. Albert Parilla. Hindi makita niyang left. Body punch. Wow, nice. Good combination ni Michael. Yes. Malut sa ano bagay? Boom! Oh yeah, hanggat. Gigil ba? Ito mo sa siya, kaya matang, isang siya mo sa iyo. Bang! Bang! Ang crowd na reaction, aligre kayo. Nasaan, nasaan? What's with me, nasaan? Ano mo na ito niya? Butterfly! Ayaw, ano bro? Oo, nainisip si Albert. No, katumpag watch ni Nini ganina. Sa ikaduhang gayon. Wala naman yung sexy. Bam! Ha,
Kim Kupiansa. Oh, ito na, nalucha na lang sa guys. Wapo sa nakikita ni Adolfo. Another hit! Inahan na, nag-iikatubag si Parilya ato. Nice uppercut. Oh, delikado ang sitwasyon. Nice body punch. That was the end of... Still composed kayo si Michael Adolfo. But again, kuha na yung cup. Sige lang yung sagdikip. Agoy. Nice. Bang! Nice uppercut. Nice one. For the invent na ng Michael Adolfo. Wow, dude. Kuguya ni Michael Adolfo. Eh, kapag ito, namusok pa, masok. Sa mga bagong nananaw, si Michael Adolfo is wearing white and gold trunks. So, kani si Michael, kumpiyansa kayo. Ang gap ko sa hit, pero kaya ng daw. So, kumpiyansa rin ako, pero kumihang kamot. Oh, it's a bit of taunting. Gikan kang Michael Adolfo. Ayun, namasad. Pero wagin nagpadala si Albert Parilya sa style ni Michael, no? Kansa lang na Michael. Wow, what a nice combination ni Michael. Ni Michael, oh, yung ito yun. Ito yung kunilina na. Bang! Kasi... Uli pa talaga, Michael Adolfo. Entertainment get. Wow, nice. Solid left hook by Michael Adolfo. So, grabe ang improvement ni Michael ha. So kata itong yung mga box reviews na doon. Pero mga lagi, mga gini ang style. Palipat-lipat skin bro. Palipat ka. Ego again. Para ba na higing on partner na protect yourself at all times. Kaya ka magpahintan lang ka sa style ni Michael. Di na ka mag-protect sa mong self. Ego ka, pete. Ego ka, oh. Kanasan, nag-watch mo ni Inay na po. Michael Pintaros Adolfo. Masay kumpiyansa sa Albert. Matinood pa lang. Still, yeah. Wow! Natinimingan na ligit. Natinimingan na ligit. Natinimingan sa yung... Naigo dyan, naigo. Naigo dyan siya. Albert Parilya wearing blue trunks and Michael Adolfo is wearing white and yellow trunks. White and gold, sorry. Okay, nasad? Every time budagan siya, binglan niya kinomo, no? Binglan niya, do. Yung estilo. Tanaw niyang kontra, kaya-kayo. Yeah, I think kaya niyan. Portes pa itong style. Oo, na spike counter. Spike counter. Delikado si Adolfo ato. Maka ni kaya yung ganyan. Ito, ano, nabing lang. Ito. Six. Round number six. Combination, no? Pero binlang ka po ni Michael. Oh, nice body combination shot. Body shot. Awas. Okay, shoot. Masayo pag-punking. Wow. I think Parilya is hurt. Boom. Parilya is hurt, partner. He is hurt. Another left to side. I think Parilya is really hurt by that body shot. Delikado. Hindi nyo nasuot kayo, hindi pa naman sa Juan. Pagdayon na lang. Pagdayonan niya. Bang, another left. Suti, pili ang mga homo ni Adolfo. Basta-asta muna ni si... Nakawa na lang. Another body shot! Michael Adolfo.
Another body shot. There you go. You go good. Kapila gid siya maigo diyan dapita partner. Sa iyang right na big cage. And that's the end of the fight. Congratulations kang Nagtapos ang kanilang sagupaan sa pang-anim na round kung saan ay winasak ni Adolfo ang kalaban by a technical knockout. Panahon. Tubong lungsod ng Mandawi, payapang isla ng Cebu, ay matatagpuan dito ang isa sa kanilang pinagmamalaking boksingero, ang bagitong si Christian Añadas Araneta, o mas kilala bilang Christian Araneta, ay nakatadhana na papalit sa trono ni Cuadro Alastian Real Casimero, na kung saan magiging world champion din ng bansang Pilipinas. Siya ang tinaguriang The Bomb o bomba ng Philippine boxing. Isa sa tinuruan ni Casimero ang boksingerong ito. Maging si Nonito Donaire ay kanyang naging mentor dahil likas ang talento ng batang ito mga idol sa pagiging isang boksingero. Sa Hoops Dome Lapu-Lapu City, Cebu, haharapin ni Christian Araneta ang isa sa pinakamatinding makakalaban niya na si Jack Rawut na nanggaling ng Thailand. Sa mga hindi po nakakaalam mga idol, veterano na ang boksingerong ito at masyadong magulang. May kartadang 42 na panalo, 21 dito ay kanyang pinatulog sa ibabaw ng lona at 3 talo lamang. Samantalang kalahati lamang ang kartada ni Christian Araneta kung ikukumpara sa Thai Fighter na may 23 na panalo, 17 ay tinapos by a knockout at 2 talo. Bagamat sa Cebu, ginalap ang laban na ito dahil sa pagkakaiba ng kanilang kartada ay heavy underdog pa rin dito ang ating pambato. Sa unang round ng laban, kita ang liksi ng Thai na kalaban, kaya hindi nito inasahan na madapa sa gitna ng laban, kaya nagpakitang gilas ang dalawang magkalaban. Awesome to see you, Doc Jake, for this. Pinag-aralan ng isa't isa. Top 15. One of the best lightweight and the best puncher. And you do that. Ang kalaban ng Christian Araneta. That goes to show how professional they are. Pangalawang round ng laban mga idol. Tuloy naman si Araneta sa pagbaton ng mga solidong suntok sa Thai na kalaban nito. Ang ganda ng sidestep ni Araneta doon. Look at that. Ang ganda yung Thai fighter. Patapunta doon agad si Araneta. Balik eh. Sa pangatlong round ng laban, ang lakas na ng suntok ni Araneta, pero parang hindi tinatabla ng Thai na kalaban niya. Kaya tuloy lang ang ating pambato sa game plan nila. Pang-apat na round, nagiging agresibo na ang Thai boxer, kaya medyo napapatras niya ang ating pambato. Ginagawa ng Thai, matatamaan siya. Uppercut and the Thai now unloading. Good body shot from this. I think yung Thai is... Good left hand! Sa panglimang round naman mga idol, nakukuha na ni Araneta ang tamang timing at distansya at nakakapagpakonekta ito ng mga solid na suntok sa Thai na kalaban. Retaliated this. Again, this is round number 5 and this is only scheduled for 10 rounds. And Milad, so far Araneta has the edge still. Yes, for now. Yes, and he's good for... Good. Pang-anim na round, gusto nang tapusin ng ating bida ang Thai na kalaban. Ngunit may tibay talagang dala at tayo sumuko sa laban. He tries to put the dagger to that. I don't see the overhand. Before this fight. Nasasaktan ito ang Thai. Nice surprise.
better Thai fighter at this juncture, 7th round na tayo. Oh, di ba? Good right hook. But if he keeps doing the same thing, I mean, I don't think... I don't know, something special about that left straight. Didn't you? Look at that. Sa pang-8 round na tayo, mga idol. Accurate na masyado ang ating kababayan. Naging malakas si Mero ang kanyang mga galawan. Magaling umiwas ang pambato nating kababayan. Habang laging sa pool naman ang Tay na kalaban. We are in off. Araneta in the process. He's the one moving forward, but he's still Christian is us. In the counter body shot. Pumasok ng talaga. Siya magagawa dyan. Sa pang-siyam na round, dito na nga po sasabog ang bomba. Maliksin na masyado ang ating bida, habang malaking pinsala na ang natatanggap ng kanyang kalaban. Kaliwat ka ng suntok sa bodega at ulo ang nakamo ng Thai fighter, kaya hindi na kinayanan, sumuko na ito. Ayan, medyo nagkakaroon na ng participation yung crowd. Kasi naglamaan yung chen eh. Parang masakit. Ang hirap pumasok pag yung chen mo. Pinapan ang kanina pa yan. Medyo nasasaktan siya. Nakikita mo sa facial reaction niya. That's what you were saying. Oh, sa tindi ng bombang kamao, napapalit kay Casimero, ay isinuka ng Thai fighter ang puso at atay-atayan nito. Kaya naman, napabilib si Casimero at may papalit na sa kanyang trono. Si Christian Araneta, ang boksingerong suportado ni Cuadro Alas, Gianriel Casimero. At ang pinakalatest fight nga po ng batang ito, mga idol, ay nito lamang January 26, 2024 kontra sa kapwa Pinoy na boksingerong si Arvin Magramo, kung saan ito ay naganap sa Nusta Resorts and Casino sa Cebu City para sa IBF Light Flyweight Title Eliminator. Isa sa may pinakamataas na potential na maging isang ganap na world champion nga po ngayon, mga idol, ang Pinoy prospect na Tubong Polomolo Cotobato del Sur na 27 anyos, ang tinaguri ang asasin ng Philippine boxing na si Raymart Gabalyo. Marami nga po ang nagsasabi at naniniwala na malayo ang mararating sa mundo ng boxing ng batang ito. May ibinabanderang kartada ang Pinoy Assassin na 26 na panalo
21 dito ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at may isang talo lamang. Nakuha nga po ni Gabalyo ang nag-iisang talo nito kay 4 Division World Champion Nonito Donaire Jr. Dito nga po ay winasak ni Nonito ang Pinoy prospect sa loob lamang ng 4 na round kung saan world title nga po ang kanilang sagupaan para sa bakanteng WBC bantamweight title. Matapos nga po ang mapait na pagkatalong iyon, ay muling nagbalik ang asasin ng Philippine boxing ng mas malakas at may bagsik sa ibabaw ng lona. Kaya naman dalawang magkasunod na panalo nga po ang naitala ni Gabalyo. Sa dalawang naging laban nga po nito mga idol ay parehong may nakataya na titulo. Kaya naman lalo pang umangat sa rankings ang pangalan ni Raymart Gabalyo. At siguradong masasaksihan nga po natin muli na mapalaban ng batang ito sa isang world title fight. Kaya naman ating balikan mga idol ang dalawang comeback fight ng tinaguri ang asasin ng Philippine boxing October 29, 2022 kontra sa isa nating kababayang Pinoy na si Ricardo Sueno para sa bakanting WBC, Asia Continental at WBO Oriental Bantamweight titles. Dito ay wagi ang Pinoy assassin na si Raymart Gabalyo by a second round technical knockout. June 27, 2023 kontra sa isa pa ulit nating kababayang Pinoy na si Michael Bravo para depensahan ni Gabalyo ang hawak na titulong WBC Oriental Bantamweight title. Sorry, Mike.